Agriculture's Office, si Sir Jovin Sonico, as well as ang aton nga Agriculture Technologist at Livestock Inspector. Sir, good morning! Mayong aga, yun, Soy, kag sa tanan nga nagapamati kag nagatanaw sa imong programa. Mm-hmm. Kumusta, Subong? Sir, tumay... Kumusta, Sir? Tumay meeting kita nga ginhalinan. About sa anong meeting naton, Sir? Ara, Subong, ang aton team from the RFO6, no? Mm-hmm. So, may gina-introduce na nga program talad. Mm-hmm. Mura natin masagana rice program. Mm-hmm. Farm clustering na nasa Subong. Mm-hmm. So, ga-oriented na katin itong mga clustered FAs for the implementation sa programa ngayon. Mm-hmm. Okay. So, anong tapos sa meeting nyo, Sir? Wala pa? Saling ongoing pa to, no? Asta pa na karusapon, may isa sanda ka FA nga pagkatuan karon kag toya mga farmers di ginta na itong ano, pananda, no? I-inform. Kag sa talada, mga FA presidents lang kang kada FA clusters lang nga na italan. Mm-hmm. Sige. Ang pakatuan ko lang dito, karon siya ko nagpamati si Ogyon Albert ra og ginrelyo ko bitcheck sa DA. Ito pa to sila pangitaan ta sang anway ni Tali ang aton nga meeting subong. Sir, antes kita maglabot sa apo mangkot nato nga no bayro na kita from the red zone to the pink zone. Mangkot lang ko anay sir kay man dito ako man tighapon sa meeting. Nagsulod ko ta picture ako pero wala ako kahibalo. Paano tong meeting ninyo kasi syempre do nahuya man ta nga magmangkot kay ongoing ang meeting ninyo. What regards sa anong meeting naton kaghapon sir? Ang kahapon itong meeting, no, part ito kang atin na feasibility preparation sa ongoing natin nga ano, no, nga proposal sa atin nga slaughterhouse. So ginahitso natin ang mga ano kato, no, mga need nga mga documents para maka ano kita, makapasa kita kag ma-present natin sa atin nga PRDP ano, Western Visayas for the approval kang atin nga slaughterhouse iya sa atin sa Banwa, Santa Barbara. Sa tingin ni Patindo ang atin ng slaughterhouse, sir? Ang atin ni Aria, kaya ang sa barangay Pungsod, no, na validate din mga ito, no? Kagtuyaran na maybe kung matapos natin niya kang ma-approve, hopefully nga this year maka, ano, kita, no? Ma-approve kita. Tuya so, sa barangay Pungsod. Doon mga pila budget natin siniset? Initial nga ano to data is 96 million na sa nga project, no? So from funded by the World Bank. So mo galing ka na kay ano na proposal base niya. So dapat may feasibility study nga ginapasa kita kadi. Kagapon sir sin auto ang nagadiscuss sir. Ang taga ano no ang atin to nga bisita kapon. Amo to ang in charge sa atin nga economic feasibility no si Ma'am Willa Contapay from the PRDP Western Visayas. Mm, okay. Kag may lalaki siyang upod, sir. Sino to yun? Si, amo to si Engineer Fernandez. Counterpart man natin to sa PRDP man. Tandem sa nakadyan ni Engineer Jade sa atin na engineering. Okay, kumusta, sir, ang ano, update sa aton nga, ano ni, nga, feasibility preparation or study natin. Kumusta? Kina-plansa natin tanan ng mga documents to. Number one, ito mga datas natin. Halin kang 2018, so ginapaprovide to ka natin. Kaya mo rin i-support natin sa atin ng feasibility study. So, daw gamay din lang hopefully atin nga inuglugang ka to. Kag mo rin ginapapastrack man ka atin na mayor, Noble Dennis, superficial nga may sodo natin, no, kay nakaduhay bugay ra gid nga ano, no, proposal natin. So hopefully madayon ini nga proposal kag ma-approve this year. So this year sir hopefully makapatintog na kita sa slaughterhouse. Hopefully, no, kay amog diyang number one na kinanglan natin sa isa ka progressive nga ano mga banwa kay damo na development di kanaton. So ang number one kay mga ano natin is ang natin nga food si ano, no, food safety, no. So sa tulad ng atin LRMA lang sa may tindahan ang ginagamit natin. So kita niyo man kung ano sitwasyon da. So amura nga kapangita agad ways ang atin ano, no, atin local government nga ma-improve man natin nga slaughterhouse kay para man sa atin consumidor niya ang atin ginapangita ang mga project kali. So kabay pa. Okay. So subong sir kay man nagpanaog sa order ang atin pinanagang ang mayor executive order number 10 para pagbaylo sa atin nga African swine fever status from red zone to pink zone. Anong matabo subong sir? Sa tulad na kunti na naka-issue na EO ang atin mayor. So ang ginahalat lang natin pagit na maka-issue pagit ang ano, no, ang atin nga provincial government
sa andaman ng executive order ni ano no ni Governor Defensor kay para ma-synchronize natin atin ng mga hulag at mga activities with regards sa atin repopulation kag ano no recovery. So may mga guidelines diyan nga gin ano nga gin set nga daan nga gin adapt natin as ordinance. So sundo natin to kung mag ma-start kita recovery especially sa sentineling program natin. So mm-hmm. ang target kada kang region is maka-start kita February nga diyan. So hopefully makapagwa na ang kada isa kang andang ano no executive orders. Sa buong ang balon, sir, sa buong si Mayor para napagwa sa iyang executive orders, wala itong panatang ng province? Para ng province natin. Ha? Or declared na kita as pink zone? Wala pa? Ang sa atin, sa munisipyo na, declared na kita as pink zone. Mm-hmm. So, amura na makapwede kita ka-start kang atin na sentineling. Mm-hmm. So, we need na lang support kang atin ng ano, additional executive orders kay para ma-support man natin sa atin executive order ni Mayor mm-hmm. ng province kay may mga base may mga guidelines man ang provincial veterinary office natin mm-hmm. na iba igapatuman. So para hindi kita magsalangisag latan lang natin para uhulag natin bala pareho within the province. Mm-hmm. May nagmamangkot sir kung ara na kita sa pink zone bila ako na red zone kita restricted kita diba mm-hmm. do infected zone ang tawag sa red zone mo kun ara na kita sa pink zone ano bala mangin na open na bala ang pagbaligyaan na isang baboy or anong matabo parte dira ang it comes sa baligyaan ay no amura na pink zone kita kay ang makontinue gyapon na ng ano no ang atin nga mga requirements nga na, sa mga nagasulat kanaten gi nga ano no nga mga swine o kung mga baboy na ginaihaw natin. So dapat stricto man din natin nga public market no. So when it comes to sa pink zone naman, ginagaander kita signal na pwede kita ka start sentineling para magsigi-sigi kita sampling maka progress pagit kita from upgraded nga no, no zone no. So amuran nga may pink zone nanay. After sentineling, pwede kita ka-apply liwat upgrade. Hasta nga malabot natin ang dark green, no? Na free rigid bala. So, hindi man kung mga free rin kita, mapagusto lang, no? So, may amura nga may mga restrictions kita nga pagasundon to protect our ano man, no? Atin nga mga racers, atin nga mga vendors. Hey, once nga mag-start kita sentineling, kag magpinagusto lang ano, no? Sagod. So kag hindi magsunod mag-adhere sa atin nga ano no nga protocol. So base magbalik man itagyapon sa red zone. So dapat proteksyonan man natin ng mga racers. Mm-hmm. Kaya ba nanda ko no ang pink zone is actually buffer zone mo do adjacent ni sa may infected zone. So kinahanglan maghalong magkatay base bumalik kita bala sa may. Oh, aragi apon dapat ang paghalong. Oo. Ang ti kumusta sir kay pink zone na kita after may nagkaw mangkot risa ako nagamisay. Kung pink zone na kita kumustang baklanay sa baboy manubo brang presyo pa rin din. Ang atin nga existing price no diyan sa live natin diyan sa 200 pesos to 210 amora range natin no. Ang atin nga sa karne ka baboy diyan sa 350 to 370 ang range na. So ang kasulod ngayon ka natin talad hindi from the other provinces no. So may mga protocols man diyan na gina-follow para makasulod ka natin. So ang atin nga pink zone nga diyan is for our racers no. Na maka eventually maka start kita atin nga repopulation kag ano recovery. Okay, pero uman sige hapon ang aton nga obrahon ang lang actually kag ina pagdingwa sa balay man mangkot. Hindi bla hindi kita pwede kay ihaw sa aton nga mga panimalay, di ba? Oh, no. Hindi pwede kay ihaw. So the same thing man sige hapon sir sa pink zone? Actually maski green zone kita no. Ano gid na bawal gid na mag-ihaw sa ano no sa atin nga mga panimalay no. Kay number one kada diyan ang atin gid na concern is ang safety ng atin ng mga consumers. So dapat magpaihaw gid may SF man kung wala dapat sa ano kino sa atin slaughterhouse. Mm-hmm. So kay why kita tig inspection sa ano eh sa atin ng mga household ba household nga slaughtering eh. So hindi rapidi kita na bawal kita. Maski sure nga may mga for example mga party sa balay, mga amo na bala, hindi gid pwede. Ang mga amo karan nga mga activities no may syempre may mga considerations kita diyan. Pero ang risk diyan lang kananda no. Kay ti kung mag-ihaw ka nga sa imo lang
kag at least naman anyom lang may ang risgo kasi ang number one karyan ng food poisoning siyempre kag ang iba kong isa may sandal lang ang karne kag ang sa normal tana ang sa mga ginalikawan natin karyan nga ibaligya nanda no kay gakatabo giran de kawat-kawat nga ihaw tapos ginatawag natin sa mga pahinguli no amo giran sana din natin na punggan ihawon tapos pahinguli para imo kilo diba okay pues sa pink zone kita dyan kita sa may repopulation kag recovery program diba sir kun sa pink zone mm-hmm. sentineling program naton okay kay man kun dyan kita sa may pink zone ano ang after sa pink zone ano nga zone ang masunod ka dyan? So may ano kita no yellow. May yellow o ano kita pero maka-upgrade kita kaya kay pagi sa atin sentineling program. Ang sentineling program natin may mga areas kita kaya nga sagudan kababoy, kagkuhaan ka mga data, number one kada blood sample, kag i-monitor no, kag sa pira ka sample kaya nga balaan natin kung mag negative sanda, that is mapasalad kita liwat dugang additional sa isa ka sa area nga ran. Kung magsige-sige negative sanda, that is kama time nga magka-anor kita no. Pwede kita applyan naman natin ng ano, ang progression from pink to yellow no. So kung hopefully kung mag puro negative at sample na ginapasa, magka-progress kita no amat-amat no. Pag naka-anor man kita, maka-apply naman kita from yellow to green, light green no. So amura na nga ang progression na. Tapos ang pinaka nga libre rin kita sa may ASF, ano nga colors? Mura nang dark green no. Mm. So ang atin karon diyan nga hopefully makasigi-sigi kita kag makapasa kita ng mga samples nga hopefully nga mag-negative no para ma-clear din kita gino. Kag hindi lang man hambal nga ma-clear lang. At least may gamay ra kita gawa nga freedom bala sa pagsagod. Kag ang atin ng mga regulations karan masigi kita na dan kaya amodom lang ra aton protection samtang away pa kita tigbakuna sa ASF. So subong sir diri sa aton sa may Santa Barbara pila ang aton yung mga hag racers? Ang atin ka ano talaga may lang no ang atin gani pa daw siguro man mo may 20 tatlat ka sagod ang atin population talad is dyan lang sa 300 plus. So gamay na lang yun. Pero amura ibaga pangita kang anda nga mga inog sagot na no no pamangkot kini sanda kung pwede kung kundi anay matamat lang mahilat kita no hindi natin pagdalian no kaya basi mag reinfect mula kita kanugon ka atan effort pero kung legal sir pila ang atan nga no hag racers ang hag racers natin ang atan gina ano nga hag racers gina maintain is dyan kisa sa 1,500 so amura na nadula ka natin tita hanggat yung kinagaperdihan ka natin eh no actually ang swine industry natin isa sa pinakahanggat nga ano no na industry dyan sa may Banwa ka Santa Barbara no with comes sa agriculture kasunod din sa atin nga rice so kapatas patas lang man sila sa value no with atin na population kada before post no pre-ASF diyan kita sa 20,000 so sa tulad 500 na lang no so amuran na ang lagso naton ang atin nga ano especially yung sa atin mga small hold no amo gina na dura so may right may data ka mo sir kung pila na perdi nato diri sa may Santa Barbara pag umpisa sang ASF may ano kita karon no ang atin nga sa population ang gwa na kung mag 20,000 na atin nga swine population multiply mo lang sa ano no sa at least 10,000 na be 10,000 pesos per head so diyan kita sa 200 million wow umura na dula ka naton so maktimo 200 million hindi basta-basta nga ma-recover na no ang atin gani nga mga commercial farms at lado ay gito sila itiga pang duwa-duwa pa sanda so lahat-lahat man sanda ka rakag go signal gani kaya ang andakaran yan nga ano ang andakaran yan nga nag-regulate ka nanda isang atin DA RFO gin no so kung maka murang isaman ka paagi nanda maka pink zone kita para maka ano masanda sa atin DA RFO nga
kapay-recommend nga kung pwede sa naroon makapasunod. Hmm. Isa yung sambal po gani, gamit lang ato yung mga hag-racer tila. May dyan pala kita nga mga programa para kananta nga magbalik sana sa pagsagod ka baboy? Oh no, ang atin nga mura ng atin nga sentineling program para sa recovery and repopulation. So amatamatan natin dyan. So puli makabuel kita ka mga stocks no. From the programs of the DARF06. Isa na ka din ang Inspire program natin. Ang dyan bala sa may ano, talungat dyan. Natin ng swine multiplier. So, ang atin nga bulan ka mga breeders sa ulihi, once ka makapasulod ron, ka mga stocks man ang atin nga Inspire. So, amura ng isa ka makabulik ka natin sa repopulation natin. Mm-hmm. Hopefully, mabalik ang aton nga linibo ka mga hog racers. Di ba? Pag maka, ano, kita, no, maka, hindi lang sa Inspire nga rin, no, at least, hopefully, makakuha man kita from the DARFO sa sentineling program, tanabala. No? Mm-hmm. So, at least, maka, kung pira ang ma-allocate natin, kung may dyan sanda, natural balaan kita tanda hindi kita maghiya-hiya magbuhol pay para iparaman na kanato no kung tawanan na kita. Hmm. Ang kutang ko sir ang ato ni for example ha mag sentineling na kita sa bukat syempre ping zone kita. Hmm. Ang aka ng mangkot syempre ang ato yung mga hag-racers ang una na dula di ba? Wala na. Ang pwede ba na makasulod ang mga bag-o ng mga hag-racer? Pwede gid no. Amura lang sa atin nga sa Babay SF program natin. Basta mag-adhere lang sanda sa atin biosecurity measures, sundo nanda ang mga protocol dito kag magpa-enroll sanda sa atin nga registry system sa agriculture, i-validate natin ang handa area, no? Kung makapasa, kung pwede sanda makapasar, no? Kag may scoring system kita ka dyan. So, isa ka rin dyan ka-involve lang atin mga barangay officials kag ang anda ka rin dyan nga ano, no? Ang obligasyon nga monitor kung sino ang nagasagod sa barangay. Mm-hmm. Ang atin ka na dyan nga head, kang anda nga barangay biosecurity officer, ang is mismo ang kapitan. So dapat naman ani kapitan kung sino ang nagasaragod sa anda nga barangay. No? So ma-orient pang kita kada barangay. Mm-hmm. Hindi natin pag-i-left behind ng kada isa, no? Ang willing magsagod. So tuluan natin sa anda, no? para kung paano maprotektaran anda nga sagod doon sa ori. Mm-hmm. Ano ang ginakinahanglan ng sir para nga makasagod sa anda? So ang biosecurity measures dapat makapasara sanda, number 1 kada nang anda tangkal, no. Dapat i-improve nanda. May tawagan diyan nga bird proofing bla. Kag enclose mo gid dapat ang imo nga ano nga tangkal, wayti makasilid nga iban. Kag may mga isa kada nga mga protocol diyan, dapat may putbat kag gid. Isa kag ang iban, i-limit mo ang nagasilid sa imo tangkal, no. So kung ikaw lang ang nagasagod diyan, so dapat ikaw laman ng ano no, ikaw laman ng gasulod, gwa sulod diyan kag ang tagiyaman mismo kon ang nag-caretaker ng diyan, ge-observe kang protocol na para maprotektaran na ang ginasagot. So tapos ang ano eh mga septic tank na dapat may diyan gid no, kay kauna ula-ula lang sa tang, sa ano sa sa kanal sa palibot. So number 1 kada diyan isa ra man ka kung may igo kaya ka SF. Yeah, mas spread naman gyapon sa ana nga fecal kag urine, no. So amura nga dapat may ano gid sanda. May mga septic tank para ma-disinfect nanda ang anda nga lugar ka dili. Mm-hmm. So may limit bala sir kung pila lang kabilog sa gudo nanda? Ang sa atin nga ano, no, sa atin sa small hold natin no, may nga limit kada diyan ng atin nga PSA ren para matawag ka nga backyard. So kung may pulo ka na yon, semi-commercial na nasa, no? Pasaka. So, dapat na below ka lang dyan. Kung na yan, no? At least, kung sa normal ta na, in combination, dapat may limakaw ka na yan, kag 20 to 30 heads nga, no, no, swine fatteners. So, mabilong ka na sa, ano, sa atin nga semi-commercial. So, dapat may ano man, no? Kag isa pa, hindi lang man patawag nga mag-limit, no? Dapat man i-consider naman ang palibot natin. Kaya may mga household man kita base yung mga pektuhan, bala. So, dapat ano man natin. Lantawan man natin kung hindi lang hambal nga backyard ka o mapagusto ka lang sagod, no? I-consider man natin ang palibot natin. So, panugyan natin, sir, sa ato mga pinalangga ng mga hag-racers para nga ato ng pink zone sa bunga status, hindi na magbalik sa red zone. No, sa atin nga mga hag-racers, no, it's time na guro nga sundon magasunod kita sa proper nga protocol, no, para maprotektaran natin nga ginasagot kiti
manaman natin ni go kita kay SF dako gid ang perdi ka nga atin mga swine research kadya. So hopefully ang mga ano nga dyan, no, mga guidelines kadya makabulig kaninyo kag ang amon mabulig kami sa amon nga masarangan, no, kag inform gid naman kamo ka mga latest nga mga ano nga dyan, no, biosecurity measures sa kada barangay. So hopefully pagasundol lang ninyo dyan mga protocols kag at least bla may protection kamo sa inyong ginasagot kag hindi man maperdi ang inyong kapital, no, kiti ang isa man ka atin na gina ano, consider man nga magsagot ka, siyempre may gina kapital ha din. So hopefully maka barangay barangay kami once nga mag ano ro, no, maka gwa kita complete guidelines gid kag ang mga memos, no, para ma-implement natin rin ng sentineling sa atin mga kabarangayan nga may mga racers nga willing magsagod liwat. So man was there sa aton nga slaughterhouse subong gina-preparahan aton ang feasibility preparation or feasibility study aton nga rice kag subong man ang aton nga ESF nga nagbaylo na from the red zone to pink zone. Ano pang iba naton nga mga proyekto subong sa may agriculture's officer? Ang atin na agriculture office, no, so ang sa national rice program natin naman din ito kina ang ano, no, tuya ang taga DER po, that is for rice no, masagana program, rice clustering din. So ang programa nga ran nga ang approach na kada ko, no, amurang ka pa implement kanan kanatan man nga clustering din, no, tinga berbla hindi ran individual approach nga kanya-kanya. So amura ganing patawag to mga FA kay para man sa mga methodology na kada kung paano obrahan, no, kag para mabuligan sa nasa production nanda kag asta sa marketing gani daranan da mo, no, may basi makalinkage kita sa andang ano, no, nga mga partners para mabaligan natin ang produkto ng ating mga partners, no, sa atin nga mura sa livestock natin. So puli maka ano kita kasigisigir kita sentineling program ang atin ng high value crops, no. Sige man natin nga ang sa more progress natin dyan pa continue ina magkakontinue tapos encourage pagin naman ang kada barangay, no, hindi lang sa more progress nga ma-intra kita, no, hanggang sa hapag. So dapat ang gina-target naman talad for the year nga magsigisigi ang andapan na sa atin ka barangayan, no, kaya para ma-support natin sa atin nutrition program bala. So may gamay ka mong area diyan, willing gid ang atin ng Municipal Agriculture Office na mag-develop kada kag gina-encourage man ka atin nga mayor, no, ano nga dapat magsigisigi ang pananom sa kada barangay kay isa man ka pagi natin nga ma-reach natin natin food security, no, kag ano natin ng nutrisyon sa kada barangay. So kag sa fisheries nga way pagwa ang taga ano, no, ang taga before kang andang mga program. So puli ba si makay may mga introduce na ng program ka natin maka-intra maka-anom kita sa atin ng mga specialist sa atin na hito growers bla is bagay tayo tapos man natin nga ano ka dyan ng mga activities ka dyan. Hopefully mag rainy season naman makapag ano naman kita avail naman kita ka mga fingerlings kag inputs nanda. So how about sir sa aton yung utilization sa aton yung idle lands? Amura, no, magani gina-encourage naman kung idle lands naman lang ang gina ano, gina-encourage naman kada barangay nga may area bala para hindi kita magpangita kang idle lands kung ano ang anda dalang community ano bala communal garden na mo dalang gamitan natin. Okay, so balik ko lang sir, sa national rice program nato may equipment bala sandang din donate ka natin para mapanahi man ang atong production, no? Kasi so, yung atong national rice program damor kita na buhal ng mga ano, no, ng mga machineries, no. So in place na ina. So ang anda da lang is production. Para magduro lang atong nga production. May mga nabuhal na kita ng mga dister no pagit tractor na kabal na kita in support na ka anda nga ano, sa Philmec. Okay, so thank you very much, kid. Sir Jovin Sonny, kung ato niyong officer in charge sa Municipal Agriculture's Office, as well as ang ato niyong Agricultural Technologies and Livestock Inspector. Sir, may yara ko malaluyang idugang? Wala so far, wala. Yan, so, yan nga ka sa talaga.
Thank you very much again, Sir Joven. And sa Thursday naman, sir, ako, regular, okay. Regular natin siya nga programang aton nga with regards sa aton nga agriculture. So dapat yan ang aton nga pinalangga nga officer in charge sa Municipal Agriculture's Office para sa mga updates nga ikan sa iyang opisina with regards sa African swine fever ang aton nga zone change from red zone to pink zone. So magabalik kita sa pila pagit kang mga informasyon nga aton nga igadulong sa inyo. So sa H1 Dandere, sa may 106.7 ISFM, kamusta gihapon nagapamati sa Radyo Pisina upod sa akon o Zoila Cordero sa liwat. Mayngaga.